guys, welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video is mag-a-unboxing ako ng aking order sa Lazada. Wow! Huwag mo po siya i-open. So gusto ko muna explain sa inyo na itong order ko na to is hindi naman siya lugo. So napaka-useful itong parcel na to. Kaya naman gusto ko i-share sa inyo kung bakit ito yung napili kong bilhin and bakit kasi masaya ako na dumating siya bago yung aking day off. So guys, ito, i-open ko yan. So, napaka-swerte ko kasi dumating siya bago. Kasi binibideo ko to ngayon is Wednesday. So, day off ko ng Friday. Kaya naman, sabi ko sana dumating tong parcel ko na to before ko mag-day off. Kasi napaka-malaking tulong na to sa akin. Sa amin. I-open ko na siya. Yung order ko na to is galing sa shop ni Lux Angels na shop. Meron pa siyang note. Ayan. Pasahin ko na lang po. Thank you for choosing Lux Angels. We appreciate your patronage and here sa preview to show it. We are also giving you an exclusive discount on your next purchase. Just scan the QR code to avail. So ito. Tag us on Facebook, Instagram, or TikTok and get a chance to win more 3,000 package of toys or gift voucher. So, nagkaroon na kayo idea, toys, gift voucher of the same amount. Our winner will be chosen every 5th of the month. So, ito. Open na natin siya. Maganda naman yung packaging niya, guys. So, hindi siya ganun kadami na. So, ayan. So, mga, hindi siya book. Pero, materials siya para sa bag. So, una is yung domino. Color dominoes. So, magagamit. Ito kasi yung item na to, guys, is para kay hands. So, gusto ko sa day off ko is magkaroon kami ng time together na paturuan siya. Kaya naman, in-order ko itong mga to. So, sana lang mag-enjoy siya sa mga gantong nabili ko. Ito pa yung iba. So, isa-isahin natin. Ito yung domino. Sana magkaroon siya or ma-enjoy niya talaga to. At sana hindi siya mawala agad at maubusag. The next naman is first 100 words. So, itatay ko na ipabasa ko sa kanya. And I know naman na magbabasa na to. Then, first 100 animals. I think kabisado na to, pero gusto ko pa rin malaman kung talagang 100% kabisado niya. Then, next naman is itong Sack Magic Practice Copy Book. So, ito yung parang isa sa mga nagustuhan ko. Kasi ayan siya, pag-practice ka ng sulat-sulat, tapos alam ko pwede mo siyang palitan or burahin. So, hindi siya kagaya ng paper. Tapos, sigalatan mo na ng ballpen or what is. Wala na, hindi mo siya nasusulat. So, kung matataka kayo na bakit ganito yung mga binili ko. So, sa mga nakakakilala na sa akin, lalo na dun sa mga nakakapanood na talaga ng mga videos ko. At nakikita si Hans, kasi meron ako mga video na kasama ka si Hans. Mapapansin nyo na parang ang laki-laki na niya para dito sa mga books na binili ko and sa mga laruan na to, parang hindi na siya accepted sa edad niya yung mga gato. Pero guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung talagang reason kung bakit. So si Hans po is 10 years old na. Yung pilto ko siya makaulit kasi. Si Hans po is 10 years old na, pero meron siyang condition, meron siyang autism spectrum disorder. Okay, sa condition na yun, yung sa base ng laki niya, sa edad niya ngayon, is yung attitude niya, behavior niya, yung mga alam niya is mas mababa or hindi level ng mga knowledge na yung edad niya. So kung mapapansin nyo, based sa mga videos niya, is para sa talagang baby pa. Wala pa siyang gano'n kaalam na sabihin. Though madaldal siya, hindi rin siya nakikipag-interact
sa mga ibang bata. Although madalang siya sa amin lang, nakagalaro siya sa labas. Pero kung sasabihin mo naman, pag-usap siya, hindi. Shock din, kaka-graduate lang yung nakinder kasi nga na-delay-delay yung schooling niya kasi minsan tamad siyang pumasok. Bali yung alam ni Hans is marunong na siyang magbasa. So, natutuwa ko kasi marunong siyang magbasa. English, Tagalog marunong siya. Addition, magaling siyang mag-add. Subtraction, hindi pa. O yung ano, ibang mathematics. Pero sa pagdating sa addition, magaling na siya. Actually, hindi ko alam kung bakit. Sabi nga nung friend nung tita ni Hans, na si Hans to is matalinong bata. Yun nga lang, kailangan niya ng intense na tuturuan. Okay guys, pina-check out ko naman siya si Hans. Nung 5 years old pa lang siya, then based dun sa assessment ng doctor, is kung ang age niya is 5, then yung assessment niya is ang edad niya pa lang or yung base, yung edad ng anak niya, based dun sa mga nagagawa niya at nasasabi niya is from 1.5 years old. So, napakalaki ng agwat. Sa part namin, masakit yun na ganun. Kasi syempre, may isang anak lang namin si Hans. Tapos meron pa siyang condition na ganun. Okay lang sana kung may mga tao na or lahat ng tao is nauunawaan yung ganung klase ng condition. Is may mga masasaktan ako kapag si Hans ay nabubuli. May, lalo na pag nasa labas siya, may mga bata na kapag nakikita siya na yung mga kilos ng salita niya is parang kakaiba sa kanila, pilitinan nila ng mula ulo hanggang paa, tapos minsan pinatawanan nila. As a parent, nasasaktan talaga ako ng sobra. And minsan nga, kinakausap ko yung bata na in-explain ko sa kanila kung ano ba yung sitwasyon ni Hans, kung ano ba yung condition ni Hans, para at least maiintindihan nila at hindi na nila, kung ayon man nila makipaglaro, okay lang, pero huwag naman nila na parang tititigan mula ulo hanggang paaratawanan. So huwag nyo nalang pansinin, parang sinasabi ko, huwag nyo nalang pansinin. Kasi yung anak ko, malaki lang yun, pero baby pa. Isa rin sa reason kung bakit tutubin nila is kasi nga, ito nga, sa pagsusulat, hindi sila magaling. Sabi nung isang teacher natin, pina-school ko siya sa SPED, pero sa public siya nag-SPED, na yung mga bata nga daw na kagaya niya is, pagdating sa music, visual yan, mahihilig sila pagbasa, okay lang. Pero pagdating doon sa pagsusulat, hindi talaga siya marunong or napakatamad nilang magsulat. Pag pinasusulat ko nga yan siya, sabihin ko sa akin, from mama mo lang, sabihin hindi siya pwede doon magsulat, kami lang pwede. Pero siyempre dapat at least as a parent, turuan pa rin natin sila and i-guide natin sila. Kaya ako, actually nabudol lang ako nito sa Facebook eh. May mga Facebook page na nagdumadaan sa wall ko, then nga about autism, yung mga activity na pwede nilang gawin. So ito, kasi pag nag-order ko sa Facebook, hindi siya free delivery, lalo na kung mura lang naman yung item na binili mo. Kaya ginawa ko, nag-order na lang ako sa Lazada, then nag-cover ako ng promo na free shipping. So ito, ganito to siya guys. Iti-trace mo lang siya, at least kung ganito kasi parang medyo maganda, iti-trace na lang nila, mag-i-enjoy pa sila. So sana, kasi yung kamay ni Hans, pag nasusulat, para pa siyang baby. Pag sinusulat nga nyan, nakaganon lang siya, nakakawak lang siyang ganon. Tapos, ito yung magsusulat. Nakaganon lang talaga siya, hindi ba lang siya nag-e-effort na magsulat talaga ng sulat. Tapos, after ilang minutes, ay ayaw na niya. So, gusto ko talaga siyang bigyan ng time na turuan. Para sa kanya rin naman yun. Kasi naman dito sa basa-basa na ito, alam ko na, ay, naku, kabisada yan yan. Kaya masasabi ko na matalino yung bata na yun. Kasi nga, parang wala naman natutulo sa kanya. TV lang siya ng TV, cellphone. Pero alam na niya ito. Sa English, marunong na yun. Kaya nga dapat, actually yung mga gamot sa ganyan, hindi ko alam kung may gamot talaga. Pero ang isa sa mga makakapulong sa kanila is yung therapy. Kaso mayroon silang therapy, occupational tsaka speech therapy. Then depende yon kung, depende sa assessment ng doctor kung ilang beses sa isang linggo. Guys, ang mahal ng therapy ng mga occupational tsaka speech. Napa-therapy ko si Hans before, siguro 5 years old pa lang siya, 6 years old. Occupational therapy, ang advice sa kanya, o yung parang nasyata sa kanya is
3 times a week siya mag-occupational, then twice a week siya mag-speech therapy. Pero kailangan na muna mag-occupational bago siya mag-speech therapy kasi kailangan mag-improve muna yung occupational therapy niya. So, alam niyo ba kung magkano yung occupational therapy? 1 hour lang is worth 800 pesos na. So, parang niround up na lang siya sa 1,000 kasi siyempre kasama na doon yung pamasahe, yung food pa niya. Then, yun nga, hindi naman ako rich. So, sobrang kinapos talaga kami noon. Umabot lang siya ng 6 months lang ata na nag-therapy. Kaya naman, yun, at least, pero in during that 6 months na period ng therapy niya, ang laki-laki na naging improvement niya sa speech, sa lahat, nag-improve siya. So, alam ko, yun yung makakapulong sa kanya. Yun nga lang, kasi sa sobrang mahal ng therapy, hindi namin talaga siya na ipa-continue. So, this year, plan ko talaga, plan na namin na ipa-continue yung therapy niya. Yun na yung parang, na-realize ko talaga na kailangan nila ng therapy. Na ma-enjoy niya to, kasi ganito siya eh. Parang, kusulatan mo siya. Walang ink. Ah, may ink, pero gagawin nito ng ink. Ito, right lang. Meron na siya, guys, na 5 filled in. So, yes, ito hindi lang siya sa mga batang may ano, autism. Para sa mga lahat ng bata na hindi ganun kahilig. Or pwede dun sa mga mag-start pa lang siyang magsulat. Pwede siyang gawing guide. So, ganito na siya, guys. Ayan. Pusulatan mo siya. Basta, yun, yung nag-i-ink na. So, una, yun yung pag mag-i-ink. So, yan. Nag-guide mo siyang ganyan. Tapos, nabubura to, guys. So, pwede nilang ulit-ulitin. Ito yung isa reason kung bakit ko talaga siya nabustuhan. Kasi, may guide na siya. And then, pwede mo pa siyang burahin. And then, continue. At least, hindi siya sayang. Okay. Tapos, maganda pa yun. Maliit lang siya. Sakto lang. Mas maliit siya ng konti sa notebook, pero okay lang. Mura na siya. Ang worth nito, guys, is nasa 200 pesos lang. Kasama na to. Lahat na po yun. Umabot siya ng 200 plus 1 ng shipping fee. Hindi, mali yung sabi ko siya. Hindi siya free, pero may discount yung shipping fee niya. Kaya, inabing ko din. So, kung para din naman sa anak natin, di ba? Kaya nang masama. So guys, bago ko tapusin tong video na to, gusto ko sana sabihin or i-share to na sana kung mayroon man kayong kakilala or nakikitang bata na may ganung condition or kahit anong klaseng condition na relate, it's either PWASD, ADHD, sana mo naman natin silang pagtawanan, intindihin na lang natin sila kasi hindi naman nila gusto na maging ganun sila. Lalo na sa aming mga magulang na nasasaktan kami kapag iba sila tinatrato. So, regalo sila sa atin ng mga ni Lord. Regalo sila sa atin ni Lord. Gift sila sa atin. Mahalin natin sila. Sabi nga nila, it's a gift. Diba, tinatawag pa natin silang special. So, sabi pa nga na iba, lahat ng bata na ganyan is special child. Lahat doon yan. Mayroong kanya-kanyang special talent. So, malin natin, yung mga ganyang bata na binubuli natin, hindi natin alam. Nasusunod pala siyang isang scientist, parating yung time na siya yung makaka-discover ng mga gamot dun sa mga sakit na walang solusyon. Magiging isang magandang presidente, scientist, diba? So, kaya nga siya natinawag na specialist. So, sana nga guys, respeto nyo sila, intindihin nyo sila, huwag silang ibubuli. Kasi sa tuwing may nabubuling batang gano'n, may mga magulang na sinasaktan. And huwag natin silang ibuli kasi una-una sa lahat. Tatating yung time, malay natin, di ba? Huwag naman na sa family nyo or sa inyo mismo magkaroon ng gano'ng condition. Hindi naman natin gusto yung mangyari yun sa mga anak natin, di ba? So yun lang po. Kung gusto nyo po yung video ko, please like. Then subscribe na rin po para at least then click the notification bell para sa mga bagong kong video is ma-update ko kayo. Thank you for watching.